Isang sikat na komedyante, bigla raw bumagsak ang katawan, kaya ipinagtataka ngayon ng karamihan at ng kanyang mga tagahanga kung bumalik ba siya sa kanyang pagbibisyo. Nako, kung sakaling totoo ang lahat, iiwan talaga siya ng mga taong sumusuporta sa kanya simula pa lang ng kanyang karera. Magagalit talaga sila. Kung gusto niyong malaman ang buong detalye, halikayo tapusin niyong panoorin ang buong video na ito. At bago pa kayo makapag-komento ng patapos dyan, ikinagagala ko kayong i-welcome sa aking channel, mga kaibigan. At taos-pusong nagpapasalamat sa lahat na tumatangkilik sa aking mga videos at mga bagong uploads. Ako nga po pala si Lovely at ito ang Get In Touch. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She's luminous so bright. Sobrang napakahirap ng ating panahon ngayon dahil sa pandemya na ating nararanasan. Marami ring mga tao ang hirap sa buhay dahil sa pagkawala ng kanilang mga kabuhayan at nawala ng trabaho. Pero ang sikat na komedyante na ito ay kabaligtaran. Usap-usapan ngayon ng mga netizens kung bumalik nga ba sa kanyang bisyo na naman dahil biglang pumayat raw ang komedyante. Kung inyong natatandaan, sobrang pinag-usapan siya ng lahat noong mga nakaraang taon at trending na trending siya palagi sa social media. Ito ay dahil sa issue na kumakalat sa buong Pilipinas na hindi naman pala totoo at gawa-gawa lamang ng kanyang dating kinakasama para siraan siya at pabagsakin ang kanyang karera sa showbiz. Ang nakakalungkot pa ay dahil lang pala sa pera, kaya ginawa sa kanya ang bagay na iyon ng kanyang dating kinakasama. Talagang napakasama kapag dahil lang sa pera, kaya nakakagawa ng hindi maganda ang isang tao sa kanyang kapwa. Nung una ay talagang naapektuhan ng husto ang komedyante dahil nga ay mas naniwala ang lahat sa babae. Pero kalaunan ay nalaman din ang punot dulo ng isyong kanyang kinasangkutan. Iba din kasi ang ibang tao, mapanghusga kahit hindi pa nila alam ang katotohanan. Narito ang buong detalye. Kapansin-pansin sa mga bagong vlog at video ni Super Tekla sa YouTube ng biglang pagbagsak ng kanyang katawan. Kaya naman maraming mga tagahanga niya ang nagtatanong kung may dinaramdam bang sakit ang Kapuso TV host comedian o kung may matindi na naman siyang problema sa personal na buhay. May ilan namang netizens ang diretsahang nagsabi na baka raw bumalik na naman sa pagbibisyo ang komedyante at vlogger dahil nga bukod sa pagpayat ay may pagka-Haggard din daw ang itsura ni Super Tekla. At para tapusin na ang mga espekulasyon at haka-haka tungkol sa biglaang pagpayat ng Kapuso comedian at host ng Kapuso comedy show na T-Bots, humarap na si Super Tekla sa publiko sa pamamagitan ng YouTube channel nila ng kapwa Kapuso comedian na si Donita Knows. Nag-live ang Donekla in tandem at sinagot nga ni Tekla ang mga isyu ngayon sa kanya. Ayon sa komedyante, ang bigla niyang pagpayat at ang pagiging Haggard ay hindi dahil sa pagbibisyo. Aniya, talagang nagbawas siya ng timbang dahil napansin niyang lumulobo na siya. Nagdesisyon daw siyang mag-diet, ilang araw na raw siyang 1 meal a day. Tinitingnan ko rin yung hitsura ko kasi required din sa TV, sa amin sa T-Bots. Kapag tinitignan ko yung frame mo, hindi na magandang tignan, so kailangan mong mag-dieta, paliwanag pa ni Tekla. Kasabay nito, nag-sorry din siya sa kanilang YouTube subscribers at mga taga-suporta sa social media. Sabi ni Super Tekla, mukha raw siyang Haggard dahil na rin sa pagpapabaya sa sarili. Lately kasi, pag nagba-vlog tayo, tinatamad akong mag-makeup. Minsan kasi nagkakaroon tayo ng petex eh.
Ako, specially sa akin, medyo may slight tamad factor din ako eh. So kapag tinopak, sige te, okay na yan. Mema lang. May ma-video lang or may ma-content lang na hindi ko isinasaalang-alang kung ano ang magiging looks ko. Kung anong magiging dating sa tao. Sorry and I forgot that I performer pala ako. Tinitingnan pala ako ng tao, so kailangan yung hitsura ko presentable maayos. Explika pa ng stand-up comedian. Hindi rin masisisi ni Super Tekla ang mga netizens kung bakit nasabi nila ang bagay na iyon. Dahil nga ay alam ng lahat na nagbibisyo ang komedyante, yon ang ayaw ng kanyang mga tagahanga dahil kung iisipin wala namang magandang maidudulot ang pagbibisyo sa ating buhay. Sisirain lang nito ang ating kinabukasan at magsisisi tayo sa huli. Hindi rin natin maibabalik ang kahapon, kaya habang maaga pa lang ay gawin na ang tamang gawin para pagdating ng future o yung kinabukasan ay ang lahat ay maganda. Samahan na rin ng mga panalangin sa Panginoon dahil walang ibang makatutulong sa atin kundi ang ating Diyos lang. Sa mga kabataan dyan, sana'y matuto kayo ng leksyon sa buhay ng ibang tao para hindi masira ang inyong kinabukasan at wala kayong pagsisihan sa bandang huli. Para naman kay Super Tekla, buti naman at napagtanto mo na ang lahat dahil may mga anak ka na at hindi ka na binata pa. Sila na lang ang isipin mo dahil sa pagtanda mo ay sila din ang tutulong sa iyo at mag-aalaga. Pati na rin ang iyong pamilya, pahalagahan mo sila. Huwag kang magpadala sa tukso dahil yan ang maglalagay sa iyo ng kapahamakan at sisirain ang buhay mo at dadalhin ka sa walang kwentang bagay. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at i button sa itaas. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.